guys, welcome to the channel. My name is Kim. And in this channel, we talk about how you can grow your income and influence with network marketing. So if you're new to this channel, please consider subscribing. Today, our topic is paano yung tamang way ng pagkausap sa tao if first time mo siyang nakilala. For example, the scenario is may nakasabay ka sa elevator or may nakasabay kang kumain sa isang fast food restaurant. Or first time mong makasabay sa biyahe pa uwi kung nagko-commute ka and gusto mo silang tulungan to be a part of your team. So paano ba yung tamang way ng pakikipag-usap sa kanya? Kasi sa industry of network marketing, most of the things, merong sistema. Yung tamang pakikipag-usap sa tao, meron ding sistema yan. And that's the word form. Okay? The word form, meron niyang ibig sabihin. Every letter, there is equivalent meaning. So form, let's say nakasabay mo siya sa elevator. So mabilis lang 'yon. So dapat meron ka nang masabi sa kanya at magkaroon na kayo ng conversation para magkaroon ka ng lead at ma-invite mo siya sa business na network marketing. So anong gagawin mo? Ganito. So what you will do is open up a conversation with him. Huwag kang mahiya, be confident. Ito yung mga key. First, huwag kang mahiya. Be confident. The thing that you will offer is an opportunity na maaaring makabago sa buhay niya at makatulong sa kanya. Okay? So, be confident. And then, use the term form. Ano ba yung form na yan, Kim? I will explain. So, what you will gonna do is open up a conversation. Sige, mag-hi ka muna. And then, ask mo kung anong name niya. Hi, my name is Kim. What's your name? Okay? Pagkatapos nun, syempre, sasagot yan. Sabihin din niya kung anong pangalan niya. And then, una, kunin mo muna yung F meaning family. Alamin mo muna kung ano yung family background niya. Single ba siya? May asawa? Binata? Ilan ang anak niya? Family background muna. Next mo naman itatanong is letter O or occupation. Alamin mo yung occupation niya. Saan ba siya nagtatrabaho? May business ba siya? Self-employed ba siya? Pag nakuha mo na yon, ang sunod mo namang itanong is letter R or recreation. Recreation. Ano ba yung mga hobbies niya? Ano ba yung pinagkaabalahan niya? Nagde-day off ba siya? Alamin mo yon. Kasi una, family, then occupation, and then recreation. Kailangan malaman mo yan. Doon mo may papasok yung letter M, which is message. Napaka-importante nito. Bakit? Kasi itong form method na ito, ito yung way kung paano mo makukuha yung information ng tao na yon, kung paano mo yung magagamit for you to send your message para ma-invite mo siya sa office and ma-presentahan ng negosyo ng network marketing company mo. From those information, pagsasama-samahin mo yon, and then papasok ka ngayon sa kanyang kwento, sa kanyang buhay. And last, yung message. Ito yung isa sa mga importante. Dito muna ngayon ipapasok yung invitation. Ito yung pinakamensahe mo sa kanya. So, use it. So, ganito. Ganito yung tamang pagbagsak na message. Ah, sir, since nandito naman po yung family nyo, and then day off naman po kayo pag Sunday, tapos wala naman po kayong masyadong ginagawa. So, I suggest, silipin niyo po yung business namin. Pwede mo nang ipasok ngayon kung saan. Meron po kaming presentation sa ganitong lugar. Let's say, sa Makati. Meron po kaming presentation sa office namin sa Makati. Silipin niyo lang po, wala naman pong commitment. Ito po yung contact number ko. If you don't mind po, pwede ko po bang malaman yung contact number ninyo para po ma-follow up ko po kayo this coming Sunday. Palagay niya, sasama ba? Or sa palagay niya, magkakaroon ba ng interest? Probably. There's a chance. Kasi sinunod mo yung form method. Nalaman mo yung family background, occupation, recreation, and then, it's up to you kung paano mo ibabagsak yung message mo. So that's the method na ginagamit ko if I want to approach somebody na hindi ko pa nakikilala. Ginagamit ko yung form method, which is family, occupation, recreation, and message. Again, first is family. Family background, tanong mo muna, letter F. Second, occupation, yung trabaho niya.
Third, recreation. Ano ba yung mga pinagkakabalahan niya or hobby? And fourth, yung message, which is kailangan maibagsak mo sa kanya ng tama and maging interested siya. And lastly, another tip, huwag kang papayag na walang exchange. Laging dapat mayroong exchange. Never, ever papayag ka na walang exchange. Either kunin mo yung contact number niya and yung Facebook niya. Always keep in mind the four method. Pagkatapos, practice ka lang. Huwag kang mahiya. Be confident kasi yung ino-offer mo naman is an opportunity, okay, na maaaring makabago at makatulong sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati sa family niya. My question is, ano ba yung mga na-experience mo na using this method? And kung first time mo lang siyang gagawin, you can put down in the comments kung ano yung nangyari sa'yo. And pag-usapan natin. Masaya to. Kasi ako pinapractice ko yung form na yan as of now. So I want to share it to you guys para sabay-sabay tayo na matuto. Baka nagtataka kayo bakit naka-jacket ako, kasi after this I will have a run. Kasi magkakaroon kami ng sports fest sa company namin. So hit that like button, subscribe to the channel, and I will see you again next time. Welcome to the good life.